kumusta ang ulan? Sabay, ang pagbuhos na aking mga luha. Ulan, na kung saan di tumitila na siyang kumakatawan sa problemang di kumakawala. Ulan, na di mo alam kung ito ba ay biyaya. Totoo ngay ulan, pangdilig sa halaman, ngunit paano ako? Paano ako? Paano ako na basang-basa sa ulan at walang masisilungan, walang inang malapitan, walang amang masandigan, walang mga kaibigan na pwede kong pagsabihan sa mga problema aking pinagdaraanan. Walang tao na pwede kong masilungan. Mag-isa ko tinahak ang mundo na aking ginagalawan. Mga luhang pumapatak na parabang ulan na ang dinidiligan ay ang aking unan. Mga luhang dumadaloy sa aking mga mata, luha na walang ibang nakakakita, luha na sila mismo ang gumawa. Sino ba pupunas sa aking mga luha? Sino ba ang magbubukas sa sagradong pinto na aking kwartong nagbistulang selda para makalabas sa hawla na diablo ang aking kasama? Ako, ako ay nabubuhay sa pangungutit panghuhusga ng kanilang mga mata na titig pa lang natutunaw ka na, kaya't pinili kong magmukmok sa sulok ng aking selda, nakatambay sa may bintana at nakatunganga. Mga mata'y di kumukurap tipong di ka naman agila, ngunit abot na mo ang ilang milya na mga taong panay sa iyo kong humusga. Gamit ang social media, di pupuhos ka at pariringan ka, depende sa iyo kung ikaw ay magpapadala. Taong pag wala kang pira, iikutan ka lang ng kanilang mga mata. Taong babatiin ka na kumusta, ngunit ang ibig sabihin ay mamatay ka na. Mga taong ayaw kanilang maging masaya. Ako'y nagtataka bakit ganun sila. Ako'y nagtatanong bakit buhay ko'y nagkaganun. Ganito na lang ba ang buhay ko, napakaunang sa isa. Sa ganun, mas mabuti pang mamatay hanggang sa dumating ang dapit hapon, nagdilim ang paligid, ako ay nanginginig, mga luha ko'y nagigilid habang pinapakinggan ang magkabilang panig na sabay bumubulong. Hindi ko alam kung saan ako sangayon. Sabi ng Diablo, lubid at kutsilyo, solusyon sa problema ko. Ngunit ako'y nalilito kung ano ang gagawin at gagamitin sa pagkitil. Sa buhay kong suwail, hindi pa nga siningil. Alin ang mas mainang gamitin, lubid ba o baril sa pagpatay? Dahil na buhay. Gusto ko na wakasan pagkat gusto kong maranasan kung ano yung feeling ng pinapahalagan. Dahil kapag wala ka na, saka ka nila pahahalagahan. Hindi ko na kaya, ako'y nataranta, ligaga ang mga mata. Tama bang sumuko na? Tama bang sumuko na ng basta-basta? Ngunit kaya pa ba? Ito ay kapit patalim, pag nahulog ka sa bangin, ikaw ay alanganin, sa imperno ka dadalhin. Ngunit may isang payo, galing sa estranghero na nakapagbabago sa masalimuot kong mundo. Pinunasan ang aking mga luha sabay ang pagtila sa ulan at nakita ang liwanag sa bintana. Binuksan ang pintuan at sabay kaming gumala. Siya ang taong tumapik sa aking balikat at nagpapaalala na mayroon pang responsibilidad na nakakap sa aking balikat. Kaibigan, ito ay tandaan na laging okay ang dulo ng pagsubok. Ito ay panahon na sa atin ay sumusubok, na kahit saan ka pang sulok ay may nagbabatyang panganib na alikabok. Alikabok na sa isip ay pilit na kumakatok, at huwag mong pagbuksan ang pinto ng puso mo na hindi makapaghamok. Totoo ngay, ang buhay ng isang tao, sa alikabok din tayo patungo. Ngunit kapag di pa nakatakda, manalig ka kay Bathala, sapagkat sa mundong ito ay meron ka pang misyon na di nagagawa. Kaya't huwag kang magmadali sa kamatayan. Kung hindi mo pa oras, gumising ka kaibigan, sapagkat ang pagtulog ay di kaaya-aya. Pagsubok lang yan at laging tandaan, sa kalagitnaan ng gabi, araw ay sisikat. Sa kalagitnaan ng problema, ito ay lilipas. Sa kalagitnaan ng pandemya, ito ay magwawakas. Kaya't huwag tayong manalig sa sarili nating pangunawa. Bagkos ay lalimin ang pananampalataya at sisirin ang kinailaliman at manalig sa ating lumikha. Ang kumapit sa ating ama na sa atin ay gumawa ay ang pinakamainal na sandata at pananggalang upang di ka matamaan at matablan sa mga problema ang maaari mong pagdaanan. Ang kalasag at pananalig mo kay Hesus Kristo ay siyang magiging gabay mo sa paglawig dito sa mundo. Lubid at kutsilyo ay instrumento ng Diablo. Kaya't huwag mo hayaan na sirain ng demonyo ang templo na pag-aari ng Panginoon nating si Hesus Kristo. Raising up the bridge.